Magandang tanghali. Hindi raw dapat tawagin sa recitation ang mga estudyanteng hindi nagtataas ng kamay. Yan ang pabirong hirit ni Vice Ganda sa mga guro. Pero kung kayo ang tatanungin, pabor ba kayo dyan? Tara, samahan niyo ako at magtatanong tayo dito sa Bicol. Practically speaking po, hindi. Kasi po, part po yon yung pagtawag sa mga estudyante since it will boost their confidence naman po ng mga estudyante. Pero since joker naman si Vice Ganda talaga, don't take it more seriously. Hindi naman sa answer, pero para sa akin, mali. Kasi paano matcha-challenge yung bata kung hindi mo naman siya i-encourage na tawagin, alam mo ba? Kung ayaw, kung may sagot naman pala siya, nahihiya lang tumaas ng kamay. Depende po 'yan sa ano, sa ano ng mga bata, kasi may mga bata na mas mahihiyain na alam naman mag ng ang sagot. Dapat tawagin dahil may ibang may alam din na hindi nagtataas ng kamay. Nahihiya na sila magtaas ng kamay pero alam nila yung sagot. Minsan may bata na marunong naman ng sagot pero ayaw lang niya magtaas ng kamay, nahihiya. Kaya kailangan tawagin para may points din yun. Okay. Kawawa din kasi pag dinatawag o minsan baksak. Okay lang naman sir na tawagin yung estudyante na hindi nagtataas ng kamay sa recitation. Kasi syempre minsan po may alam naman yung mga estudyante, hindi lang sila nagtataas ng kamay kasi syempre nahihiya po. Okay guys, ito. Ito challenge natin kayo, no? Spell natin ang word na recite. R-E-C-I-T-E, recite. Okay dyan, tama na mo ng pag-spell mo at sunugot ka sa tanong namin dahil dyan, sagot na namin yung pananghalian mo, yan. May libre ka pananghalian, galing yan sa signal. Paalala naman mula sa hanin ng bayan na ugaliing sumunod sa health protocols para makaiwas sa sakit. Muli, ito po ang hanin ng bayan, ang pampagana sa pananghalian. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.